And it goes a little something like, oh, how can it go? You want all summer and after fall. Hi guys, so nagpapamukasi kami dito. We're going to Apalit kasi mamimili ako ng mga gagamitin for my business tomorrow kasi magtitinda ako ng sopas, almusal, tsaka palamig, tsaka pakasi, puto. Ano ba yung pabong? And pasensya na agardo. May bisita kami dito. Nandito yung mga kapatid ni Papa, si Ate Letty and Ate Melly. So, let's go. Sama ko kayo. Nagmamadaling service ko. Let's go. Update, it's November 7, it's Monday, and hagardo ako. May i-share lang naman ako sa inyo. By the way, before that, yung last clip ko is na malengke, diba? Tas yung vlog na to is halo-halo ulit. Meron akong vlog for the Halloween, tas vlog na malengke. Nakikita nyo ba yung itsura ko? Hagardo ako kasi nai-stress ako sa mga businesses na ginawa ko. So, akong, alam mo yon yung gusto kong maraming kita, maraming business, pero hirap i-handle pala lahat. Tama nga si Doc. So, yun nga, nag-open kasi ako ng bali, apat siya na businesses. Actually, maliit lang sila na totaling super big. First is by street foods and dalawa and yung isa is clothing, tapos yung isa is yung liquid dishwashing, and yun nga, soon gagawa na rin ako ng detergent, ng powder, ganun. So pinasok ko lahat ng business na yan, tapos ngayon namumblema ako kung paano ko hahatiin yung katawan ko sa lahat ng yon. As of now, yung liquid dishwashing is coming soon pa lang siya. Kasi maraming proseso ang ginagawa para mabuo mo siya. And then,
Yun namang sa street food sa may palengke is mag-open pa lang siya this coming Friday, November 11 to 12. Every Friday, Saturday lang naman yun. Kasi gusto ko rin magpahinga. After nun is itong isa naman na business dito lang sa may tabing bahay namin. Mabenta rin. Sold out nga every day. Kaya hindi na ako nakakapag-my day. Nagma-my day ako yung available ngayon, ganyan-ganyan. Or go to ganyan-ganyan, gano'n. And ang daming customer, grabe, thank you Lord. Thank you so much sa lahat ng sumusuporta sa akin. And yun nga, di everyday dito. Minsan overtime, minsan hindi, depende. Depende rin kasi sa tao. Minsan mabili, minsan hindi, gano'n. Pero sold out everyday, walang natitira. So yun yung pinagpapasalamat ko. And... Tapos, binabantayan ko pa si Tyron, si Sophie pa, inaasikaso ko. Tapos yung mama, papa ko pa, o diba, san ka? San ka, bes? So, ako pinagdarasal ko na lang, bigyan niya pa ng malakas na pangangatawan yung pamilya ko, si mommy and daddy, and syempre yung mga anak ko, lalo na ngayon. Ang daming pagsubok namin pinagdadaanan, pero kakayanin ko lahat, hindi ko susukuan basta-basta. Lahat kami may sakit, actually. Si mama lang ang wala. Yun yung pinagpapasalamat ko na si mama malakas. Kasi siya yung nakakaintindi sa akin. Siya yung, alam mo yun. Pero pinagpapasalamat ko rin si papa na gumagaling naman ng paunti-unti. Pabalik-balik kasi yung sa kanya. Besides sa high blood, lagi siyang nilalagnat, inuubos si Pon, tas masakit yung katawan niya ng lalambot. Yun ngayon yung sakit ni papa na hindi namin maintindihan kung bakit ganun. Ako naman, scoliosis tsaka low blood, sumusupok. Mapapasin niyo yung mata ko iba kasi nahihilo ako sa dating na to. Kasi wala pa talaga ako straight na pahinga, as in wala pa. Buong week nagtatrabaho ako, buong week inaasikaso ko lahat. Ako yung namamalengke, ako yung nag-inventory, ako lahat. Ako yung nagbibilang, ng pera, ganyan, ganyan, ganyan. Ang dami. Ako lahat. Ako yung nagluluto kasi first time pa lang eh. Kailangan okay lahat, okay, perfect. Then, mag-hire na ako. Ganun ang binabalak ko. So, syempre sa una, susugal ka muna kasi hindi mo pa alam kung anong mangyayari, kung malulugi ka ba, or mapupuno ba, or susobra ba. As of now, nasa mid pa lang tayo. Hindi lugi, hindi rin ganun kalaki ang tinutubo. Sakto pa lang. Pero at least, di ba, may income. And, yun. Tapos may sipon pa ako kung mapapasin sa boses ko. Si Sophie naman, nagsusuka siya ng dugo. Tapos dinudugo lagi yung ilong. As in, di niya daw sinusundot pero di ko alam bakit. So, papa general check-up ko niyan siya. Sana okay lang siya kasi nagmana na siya sa side niya ng papa niya. And si Tyron naman, malusog si Tyron, walang problema. Di niyo na, wala kayo nababalitaan kay Tyron, no? Ang problema lang kay Tyron, sobrang likot, nalalaglag siya sa kama. So, everyday may bukol siya dito. Ay, hindi ko alam anong gagawin ko sa kanya. Yung hinarangan mo siya ng unan, bubuhatin niya lahat. Alam mo yun, in the age na talaga, 6 months old. Grabe na, bubuhat niya lahat. As in, tas tatayo siya dun sa, hindi totaling tatayo. Yung iaangat niya yung katawan niya, abutin niya yung dede dun sa may lamesa. Nagugulat na lang kami. Tapos bigla siya iiyak pag napalo sa kanya yung laruan. Puro bukol na lang talaga si Tyron. Tapos inuubos si Pun din siya. Kasi naawa siya sa atin niya. Kasi magkatabi sila eh. And then, yun. Ako kasi, ang nangyayari dito is 10, minsan 11. Kapag 11 na ako nakapagbukas. Depende. Pero last time nung sopas yung minibenta is 8 bukas na ako. So straight yun. As in, hindi ako magsasara. Tapos nauuwi na ako. I mean, nakakabanding ko na sila, 7 p.m., 6 p.m., depende pa. So, lalo na sa night market niyan, baka di ko na naman sila makasama. Sobrang busy kasi. Kaya nga minsan sabi ko kay mama, ma, ang hirap palang mag-isa sa buhay, ang hirap palang walang lalaki sa bahay, walang kasama sa buhay. Hindi ko naman hinahanap yung romance, alam mo yun, yung romance, ha? Hindi. Ang hinahanap ko is yung katuwang sa buhay, yung may makakasama ko ba na, uy, samahan mo ako sa ganito, ganyan. Wala. Nalulungkot ako. Nare-realize ko na, ay, yun na nga ba sinasabi ko sa'yo, Kate, gano'n. Parang minsan sinisisi ko yung sarili ko na, di ka kasi naghanap ng matino, hindi ka kasi nag-isip mo mabuti, bakit kasi ganyan yung ginawa mo sa past mo. Pero of course, past is past and patuloy pa rin ang buhay. Huwag na tayong mabalik sa past, focus sa future. Ganun na yung point of view ko ngayon. Hindi na ako yung ay, bakit kaya iniwan ako ni ganyan, ganyan, ganyan. Tapos magpo-post-post sa Evan, no. Ayoko na ng toxic, alam mo yun.
So, as of now, mga beshiwa, di muna siguro ako makakapag-vlog. Kasi, nung nag-vlog ako ng malengke, nahirapan ako. Kasi, ang dami kong bit-bit. Tapos, ang daming tao siksikan. Baka mawalay pa si cellphone. Walang mapala, diba? So, yun lang. I-end ko na dito yung vlog. And, di ko alam kailan ako makakapag-vlog ulit. Pero, update-update ko naman kayo. Don't you worry. And, I'll promise na pagbalik ko, super successful na ako ulit. So, yun lang, Beshiwap. Gusto yun ng mga updated na video sa mga shorts clip ko sa TikTok, yun, ganun. Mga updated yun, tsaka sa bye day ko. So, yun lang, papayga na ako. Ay, di ko wala akong papayga kasi kagabi, agad ako na-lock out. Hindi ako nakapag-inventory. Hindi rin ako nakapagbilang ng mga ano. Ha, mamaya na lang, okay. Bye, Beshiwap. See you again on my next vlog. Tuwing mag-update ako. Hindi ko lang alam kailan. Bye. Subscribe, ah. Katie's Vlogs at TikTok. And then, Katie's Vlogs, my FB page. And, Kate, my official FB account. Yun lang. Nahilo ako. Pasensya na.